ang isa sa mapaminsala na lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan ang topic natin sa video na ito. So tara! Bago tayo magsimula, kung mahilig ka sa makaalaman tungkol sa ating pagka-Pilipino, subscribe mo na yan para lagi kang updated sa parating pa nating mga uploads. Sa mga nagdaan taon nga at sa kasalukuyan ay madalas tayong makaramdam ng mga lindol sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya babalikan natin ang pangalawa sa mapaminsala na lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kauna-unahan nga na pinakamalakas na tumama na lindol sa bansa ay nangyari taong 1976 sa Morogo, isla ng Mindanao Island at sakop din ng Celebes Sea. Ito ay may lakas na magnitude 7.9. July 16, 1990, mahigit 3 dekada na mula ngayon nang tumama ang 7.8 na lindol sa isla ng Luzon. Tumagal ito ng 45 segundo nang kumalma ang lupa kita ang pinsala ng maraming lugar sa nasabing isla. Sa Gabaldo, Nueva Ecija nga ay kita ang pag-iyak ng mga estudyante pagkatapos ng lindol. Sa Cabanatuan City, gumuho ang gusali ng Christian College of the Philippines. Nangyari ang lindol sa school hours pa. Marami ang natabunan ng gumuho na gusali. Tinatayang mahigit kumulang na 154 ang namatay sa gumuhong istruktura. Karamihan sa kanila ay namatay sa dehydration dahil hindi sila nailigtas sa tamang oras. Isang 20-year-old na high school student ang binigyan ng parangal dahil niligtas niya ang walang estudyante at guro mula sa gumuhong gusali. Ngunit nung pangatlong balik niya na para magligtas pa sana ng buhay, nagkaroon ng aftershock at gumuho pa nga lugar kung asan siya. At dito na nga nagwakas ang kanyang kabayanihan. Binigyan siya ng Medal of Honor ng Boy Scout of the Philippines at si Presidente Corazon Aquino naman ay binigyan siya ng Grieving Heart Award para sa kanyang kabayanihang pinamalas. Ang estudyante na ito ay may ngalan Garcia sa Dagupan City. Niyanig din ang tulay na ito at 90 na buildings ang napinsala at mahigit kumulang na 20 na gusali ang gumuho. Tinatay ang kabuuang 64 na tao ang may malala at mild na sugat. 47 sa kanila ay nabuhay at 70 naman ang hindi napinalad. Karamihan sa kanila ay nadisgrasya dahil nagkaroon ng stampede sa isang university building. At 5 bayan sa La Union ay napinsala din. Agu, Aringay, Caba, Santo Tomas at Tubao. Ang 5 bayan na ito ay may populasyon na 132,208. Ilan nga sa mga building na gumuho at nagkaroon ng severe damage ay ang Agu Municipal Hall, the Museo de Iloco at ang Basilica More of Our Lady of Charity. At 100,000 ng pamilya ang lumikas. Dahil may 2 village na nagkaroon ng malalaking bitak sa lupa at mayroong 32 ang nasawi. At sa Baguio City ang pinakamalubhang mapinsala ng nasabing lindol. 28 ang gumuhong istruktura kasama na ang hotels, factories, government at ilang university buildings. Sinira din ang lindol ang daanan ng supply ng tubig ng lugar at ang communication lines ay di rin nakaligtas. At ang Cannon Road ay sinara dahil naglandslide sa ilang bahagi nito. Hindi din nakaligtas sa lindol ang local airport. Sa tulong ng American at gamit ang Philippine Air Force C-130, nilikas ang mga tao sa airport at ang mga napinsala din ng mga hospital buildings ay napilitang magtayo ng mga tents sa mga pampublikong lugar para sa mga pasyente. Kasama na nga dito ang Burnham Park, pati na nga ang pagkuha ng mga tao sa loob ng department store sa lugar ay naibalita din. At nag-collapse din ang Hotel Nevada. Ang unang ang pumunta ng mga rescuers sa nasabing lugar ay ang mga minero ng Benguet Corporation. At ang Hyatt Terrace Baguio Hotel ay gumuho din. Tinatayang 80 na empleyado at guest ang namatay. Pero himalang nabuhay ang 3 empleyado ng nasabing hotel. Matapos ang 11 days na pagkakalibing ng buhay sa lugar, natunto ng mga rescuers sina Luisa Malorca at Arnel Carabia.
At lumipas ang 14 days na iligtas naman ang cook na si Pedrito D. Ang tatlong ito ay nasabing ininom nila ang sarili lang ihi para lang makasurvive. Wala na akong pag-asa nung nasa time na yon, kasi parang ako na yung pinaka-last, ako na yung pinaka mas malalim pa doon sa kinakalagyan nila, kasi doon sa nagiba eh nakuha na lahat, ako na, kami na lang yung naiwan. Lalim pa rin. Siya ang itinuturing na longest survivor dahil pinakahuling na rescue pagkatapos ng 14 na araw na trap sa hotel. Pati ang Metropolitan Manila ay hindi din nakaligtas sa mapaminsalang lindol. May mga naitalang stampede sa iba't ibang lugar. Sa Bicol region ay naramdaman din ang lindol, pero hindi naman gaanong naapektuhan ang lugar. Dagdag kaalaman na din, kabalin, ang pinakamalakas na lindol sa buong mundo ay nangyari sa Valdivia. Sakop ito ng bansang Chile, May 22, 1960, nang tumama ang 9.5 na lindol sa lugar, 1,655 ang namatay. Mayigit kumulang na 3,000 na sugatan at 2 milyon ang nawalan ng tirahan. $550 million ang kabuuang nasira ng lindol sa buong southern Chile. Ang pinaka mapaminsalang lindol naman ay nangyari sa Shaanxi probinsya ng China. Noong 1556, tumama ang magnitude 8 sa lugar. Mayigit kumulang na 830,000 ang namatay sa nasabing lindol. Ano ang masasabi mo sa topic natin na ito, kabalin? Share mo naman sa loobin mo sa comment section sa baba nang malaman din namin. So hanggang dito na lamang, kabalin. Salamat at muli mong tinapos ang video natin na ito. Sana huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe kung nagustuhan mo ang video natin na ito. Salamat muli, kabalin. Stay safe and God bless.